Hello people, sa lig or sa lig ang pagkain namin kanina for lunch. Gumamit ako dyan ng isang buong manok, hiniwa ko lang ng dalawang cut. Papakuluan natin yan ng mga 20 years, naglagay ako ng pampalasa dyan, sibuyas, luya at paminta. Wait, 1, 2, 3, smile. Habang nagpapakulo tayo ng ating chicken, ay dito naman tayo sa sauce. Ito naman ay side dish ng sa lig. Kahit na karne or kabsa, pwede itong i-side dish. Ito ang tawag na dakus or blended tomato salad. Gumamit ako ng tatlong kamatis dyan dahil sobrang laki yung mga kamatis dito. Tapos, naglagay ako ng lemon juice. Depende sa mga amo kung gaano ka gusto yung asim. Naglagay din ako ng garlic, dalawang piraso at itong coriander leaves. Wait lang, 1, 2, 3, smile muna tayo. Pagka na-blend ng mabuti yung tomato, saka natin ilagay yung coriander leaves. Siyempre, nag-antay ng asin dyan. Then, ilagay muna sa fridge at mamaya pa naman gamitin para malamig pa. After 20 years sa pagpapakulo ng ating chicken, anemic na siya. So, kailangan natin ilagay yan sa baking pan at kailangan naman natin yan make up. Kumuha ko ng konting water from the boiled chicken. Nagana ko ng salt, paminta, ginger powder, konting coloring or turmeric or saffron. Naglagay ako ng chicken spices, chicken powder yun. Tapos ginger powder, olive oil. Kayo kung ano yung pampalasa nyo dyan, pwede nyong ilagay kung ano yung gusto nyo. Makos-makos lang yan. Siyempre, tikman natin kung okay na ba yung pampalasa sa kanan natin i-make up dyan sa ating chicken. At ibabroil natin yan ng mga 20 minutes until mag-golden brown sa oven. Alam nga naman saan i-broil, no? Sa oven naman talaga. Kinabiran ko muna yan ng foil dahil mamaya pa naman yan natin i-broil. Then yung water from the boiled chicken, tinanggal ko yung mga spices, sinala ko yung water, and then nag-add ako ng 3 cups ng kalros rice yung gamit ko dyan. Lutuin natin yan until parang nagluto lang ng lugaw. Then nag-add na ko ng powdered milk. Tamang kutob lang yung nilagay ko dyan. Tapos pwede kayong maglagay dyan ng liquid milk instead of powder. Magka malapit na siyang matuyuan. Sana all, buti pa yung salig, malapit pa lang siyang matuyuan. Then, nag-add na ako ng isang cream in can, pwedeng all-purpose cream kung wala, kung gusto nyo i-try ito. Sa kabilang pan naman ay nagpainit na ako ng, nag-melted ako ng butter and then ipatunaw natin itong mistika ang tawag dito. Iwan ko ba kung ano yan, basta ano siya, amoy insinso guys, matigas yan. Pero pagka pinatunaw natin dyan, nilagay natin sa mainit na butter, mabilis lang yan matunaw. Mabilis lang din yan masunog, kaya dapat mahina ang apoy. Mga ilang pieces lang naman ng mga mistika na yon. Kasi nga pagdamihan, ay mapait din yan. Pero meron akong natikman ng salig dito. One time, nagluto yung nanay ng amo kong babae. Wala siyang krem, walang katas. Tapos, ano lang siya? Plain lang siya na parang lugaw. Meron tayong tikim girl. Hello mga tikim girl. Kulang sa asin. Kulang sa kriminis. Kulang sa kriminis? Kasi hindi pa siya luto. May mo na yun. Pero tama yung lasa. Pero tama yung lasa. Okay. Si Belle yung taga-tikim ko niyan kasi nga nag-fasting-fasting tayo. Alas dos pa yung kain ko kaya siya muna yung taga-tikim. Pagka malambot na yung ating bigas dyan, tapos ganito na yung texture niya, pwede na yan patayin. Pagka hindi pa sila agad kakain, kasi nga, later ay ano pa yan siya mag-thick. Iniwan ko yan saglit dahil nagsundo pa ako ng alaga. And then nung dumating, hindi na ako nakabihis. Ininit ko na agad yan, tapos saka ko brinoil yung oven nung dumating ako. Brinoil ko yung oven. Brinoil ko yung chicken ng 20 minutes. Tapos ganyan na yung itsura niya. And then sabay serve. Mainit dapat yung salig. Sa pag-init naman ng salig, pwede kayo mag-add ng milk or water. Basta mainit na siya, hindi masyadong sticky at hindi masyadong malabnaw. Tapos yan naman yung ating blended tomato salad.